mga tol, ayan na. Naugasan na natin yung ano kasaba. So, gagawin ko, i-steam na natin. So guys, ito na siya, mga tol. Gumamit ako ng gloves. Mas masarap yung lalamasin mo talaga siya. Good morning everyone, it's Era J. Welcome again to my channel. Today it's 3 days vacation here in Qatar at Eid Mubarak po ang tawag doon, holiday po ng mga Muslim. So Eid Mubarak po sa lahat nating mga kaibigang Muslim dito sa iba't ibang panig ng lugar dito sa Middle East. Eid Mubarak po sa inyo lahat. Today we will be doing another vlog and we will be cooking. It's another recipe again, a traditional recipe sa Pilipinas. At alam ko, kilala ito sa Pilipinas, lalo-lalo na yung mga bata sa school. It's called nilupak. Sino po nakakaalam ng nilupak? It's made from cassava, milk, and butter. So, napaka-yummy nung ano na to, nung recipe na to. So, i-share ko sa inyo yung knowledge ko dito sa paggawa ng nilupak. And I hope you will enjoy this vlog and makatulong sa inyo as additional menu ulit. And pwede rin business sa mga gustong magkaroon ng mga business, especially online business nowadays. Sige po, asamahan niyo ako sa paggawa ng nilupang. A few inches later. So mga tol, here are the ingredients. We need at least 1/2 kilo of cassava. Cheese. Approximately 50 grams of butter. Unsalted, 1/2 can condensed milk. Ito yung magsisilbing tamis niya, pero ibabalansin natin yung tamis. Then meron akong dikdikan. Ito ko imamas yung kasaba. And then I have this panggadgad no or crusher na cheese. Okay, let's start cooking. Samahan niyo ako and enjoy this vlog. A few moments later. Ayan na, naugasan na natin yung kasaba. So, gagawin ko, i-steam na natin. Ini-steam ko kasi pag ilalaga, magtutubig siya. So, mas maganda yung ganito. I-steam ko. Nasubukan ko na kasi magluto nung nilaga. May tubig eh. Hindi maganda ang texture. So, mas maganda i-steam natin. So, ayan. I-steam na natin. Takpan natin. Then, wait natin mga siguro 20 to 30 minutes siguro para maganda talaga siya. 2,000 years later. Check na natin guys, mga tol. Okay na. Wow, okay na. Pumutok siya oh. Magsabihin, buto na. So mga maximum nga yun, 30 minutes. Maximum na yun. Maganda yun pagkakaluto niya oh. Malabo. Sige po, ang hiwain na natin, palamigin natin, tsaka natin imamash. One eternity later. So mga tol, let's continue. Gawin na natin pa, imamash na natin tong kasaba na in-steam natin. Dudurugin lang natin siya. Here.
tanggalin nyo guys yung nasa gitna yan, no? Parang ugat niya. Lagay muna natin dito. Hindi natin linisin. Ayan guys, so. Ayan mga tol, no? Mamask ko siyang ganyan para pino. Kasi nung ano, nung dati, malaki yung bayuhan talaga sa probinsya, may bayuhan talagang ginagamit. So ako, ganito lang kasi na dito ako sa Qatar, wala namang ganun din dito. So ito yung parang traditional pa rin kasi pinapound ko siya hanggang maging smooth. Sarap kasi pag smooth. Years later. So guys, ito na siya, mga tol. Gumamit ako ng gloves, mas masarap yung lalamasin mo talaga siya. Eh, meron pa ako na kulong paano ko ito. Tanggalin natin ito. Mimix natin yung ano rin, yung mixture para talagang maano siya, mahalo. So, lagay ko na yung butter. Ito yung butter. Half muna siguro. Bali, approximate 50 grams to eh. Pero, try ko muna ilagay. Mix ko muna. Ayan. Parang enough na yung butter. Hinati ko pa yung 50 grams. Half kilo lang kasi to eh. So, enough lang yung 25 grams na butter. Pag nag-well incorporated na siya, ihahalo na natin itong milk. Itong condensed milk. Hindi ko rin nilalagay lahat ito, ha. Tatansyahin lang din natin. Kasi itong half can, usually alam ko sa isang kilo to eh. So, half kilo lang to. So, kakalahatiin pa natin. So, 1/4. One port can. Yan na.
mix mo lang siya. Well, incorporated mo siya. Tikman natin guys para sigurado. Parang medyo matabang pa sa akin ng konti. So, dagdagan ko pa ng konting condensed milk. Doon sa half can, yung half can, ginawa ko siyang 3/4. 3/4 nung half can. Nag-guess nyo ba? Iba yung half can ng condensed milk? Ito na yun. Ngayon, itong part na to, mga 3/4 siguro, yung gagamitin ko. So, may matitirang konti dito sa kalahati. Sa, parang okay na. Okay na yung lasa nito. Tignan ulit natin guys. Perfect! Okay na tamis. Hindi siya matabang, hindi siya matamis, tama lang. Kasi ilalatag ko pa siya dito sa ano eh, sa isang canister or kung meron kayong magandang lalagyan, paplat nyo siya dun eh. Tapos, ispread mo siya ng, sprinkle mo siya ng ano, ng keso. So, yun yung maglalaban yung alat. Tsaka, tamis. Kahit pagka-creamy. Yung gatas, tsaka ng butter. So, well incorporated na siya, guys. Oh. Lalatag na natin siya. Wow! Hala. A few inches later. So guys, dala tayo. Ilalagay na natin siya sa isang container. Kung meron kayong canister, katulad ito, canister ang gamit ko. O kung meron kayong malapad na magandang lalagyan, doon yung lagay. So, para presentable siya. So, lalagyan natin siya ng butter para hindi kumapit. Kalat natin siya. Ano ko na ito guys, kasi naka-gloves naman ako. Lap nyo lang siya. Once flat na siya, kuha kayo ng tinidor. Ayan, tinidor. Or sharp yun sa dulo. Kalaykayin mo siya parang ganyan. And then, bubudburan na natin siya ng keso. Na siya! Tcharan! O, diba? We're done!
Another recipe na naman po para sa inyo lahat. Nilupak. Welcome back again to my channel, it's Era Jane. So, I hope you have enjoyed this vlog. Pagluluto natin ang nilupak. Ito na siya, oh, diba? Makadagdag siyang menu sa inyong tahanan. And pwede siyang negosyo, pwede siyang pangregalo, pwede siyang panghimagas, pwede siyang merienda. So, talagang sulit, affordable, easy to do. So that's all for this vlog, and I hope you like, share, comment, and of course subscribe.